Welcome back to my YouTube channel. I actually have no intention of doing a vlog today, but then I just wanted to tell you a little story of what happened today. Before that, I have a question. Did it ever happen to you na yung araw mo is hindi ka sure kung it's your lucky day? Or is it an unlucky day? Kasi that's what happened to me today. So just a little background. It's Saturday today here in Dubai, UAE. Walang pasok. So day off. Tagal-tagal na kasi akong hindi nakakalabas. So I decided to ask. Really? One of them responded. Marmaline, thank you. She responded na free daw siya today. So we decided that pinakamabilis na pwedeng puntahan is mag-mall. Makalabas lang, alam mo yun, mag-release ng stress sa work, sa life, and all, ganyan. So, to make the story short, nakita kami ng friend kong si Normaline. So, eto na nga yung nangyari. I decided to ride a bus today kasi meron namang bus going to the place where we're gonna meet. So, I said, okay, fine. Since it's my first time, let me try riding on a bus going to MOE from JVC. So, naghintay ako sa bus stop and then wala pang 5 minutes, luckily, dumating yung bus. So, hindi ako nagtagal maghintay. And then, nung nag-stop yung bus, hindi ko nakita na may pababa. Di papunta na ako kasi kailangan kong magmadali dahil hindi ko nga alam kung gano'ng katagal yung biyahe. Paakit pa lang ako nung nagbukas yung pinto ng bus, may pababa pala. So, natigilan ako. And so, nung natigilan ako, little accident happened. Na-sprained yung right ankle ko. And medyo namamaga nga siya today. Actually, sanay naman na yung ankle ko na mai-sprain. Pero because of that, I wasn't sure if I really wanna go out pa. Because it's so painful. So ngayon, namamaga siya ng kaunti. Pero okay naman kasi nailalakad ko naman. Kanina, pag akit ko ng bus, I'm not sure pa kung kakayanin ko. Kaya lang kasi, andun na ako eh, nakaakit na ako ng bus. So I said to myself, if in case I won't be able to tolerate the pain and if it will really swell a lot, then I don't have any choice but to go back home. Kahit na nakasakay na ako sa bus. So sige, sumakay ako ng bus, nakarating ako ng MOE. So I said, okay, fine. Dahil nakakalakad naman ako, tuloy ang lakad. So, nag-meet na kami Normaline. And then, before we met pala, nag-message sa amin si Ate Pam na they have this event sa isang mall dito rin sa Dubai. So, sabi namin ni Normaline, instead of going to MOE, let's go first meet Ate Pam. So, that's what happened. We went to that mall. And then we had a nice lunch. I mean, coffee. Coffee lang, coffee date, ganyan. Kasi hindi pa nga nag-lunch si Ate Pam. Coffee lang kami. Tapos sabi namin, after namin mag-coffee, konting chika-chika, sige, maglibot tayo. Punta tayo sa kung saan man. Tingnan natin kung anong meron, anong mabibili o pwedeng makita, ganyan. Without any plans at all. No plans at all talaga. So, umakyat kami. Dun sa mall na yon, hindi siya crowded, which is nakakatuwa. And then, libot-libot. Hindi siya malaki, hindi malaki yung mall. Nakabili kami ng white eyeliner. Kasi nakita namin yun na nakakatuwa. Nauuso siya ngayon sa TikTok world. So, tinignan namin, bumili kami tig-isa ni Normaline. Before going to that shop, nakita na namin yung Sharaf. Pero, we just passed by. So, sabi namin, before going down, after namin makabili nun ng eyeliner, sabi namin, sige, let's try. Punta na lang tayo kasi napag-usapan nga namin yung phone. Ako naman kasi is wala akong kaplano-plano pang bumiling ng bagong phone. Kasi first,
nung mga nakaraan is working pa naman talaga, working pa yung old phone ko. By the way, this is 4 years old na po. 2018 ko siya nung binili ko. So 4 years has passed and working pa naman siya. Talaga technically working, but then sobrang naglalag na siya. May mga times na hindi ko na nababasa yung messages. So medyo naririnig niyo sa background yung baby kong si Ailey. Nagre-release na siya ng energy niya para mapagod siya at makatulog. Ew, baby. Hi, baby. Hi, Alikoy. Hi, baby. What are you doing? Huh? This mommy? This? So, tuloy ko na yung story. Pumunta kami ng Sharaf. Pero bago yun, napag-usapan na namin ng Normaline regarding sa mga phones. But I told her na, okay, sige, punta na lang tayo. Check lang natin kung anong meron, kung magkano, ganyan-ganyan. And then, pagpasok namin dun, punta na nga kami. Okay naman, nakita namin yung iPhone 13. Nagtanong-tanong kami kung magkano. So, sabi ko, by working hard, I really deserve na bumili. This is not to brag, but to tell you that sometimes you also have to treat yourself. Kasi alam ko naman na lahat tayo is nagtatrabaho ng maayos. Lahat tayo is nagtatrabaho ng hard enough. So, ako rin naman kasi yung mahihirapan kapag wala akong phone. Kasi lahat ng contacts ko nandito. Lahat ng about sa work is nandito din. So, yun. To make the story short, bumili ako ng phone. Wala akong kaplano-plano, so wala akong idea na may bago silang nirelease yung iPhone 13 na color green, which is yun yung kinuha ko kasi gusto ko rin naman yung color green. There was this sales lady, hindi ko nakuha yung pangalan ni ate. Siya yung nagsasabi sa amin na, "Ma'am, sige na, sabihin mo kay ano, nabigyan daw kami ng freebies." So hindi namin ma-convince si kuya kasi sabi niya, dahil nga bagong release yung phone, they don't have a choice na mabigyan kami ng freebies. Pero, willing naman siyang tulungan kami. So, what he gave us was this scratch and win paper na para dun sa charger. Kasi, separate bill pa pala siya. So, okay, eto na. Separate bill. So, nag-scratch and win kami. Nakakuha ako ng 25 dirhams off para dun sa charger. So, instead of 100, and naka-sale pa siya, binigyan niya kami ng discount, 75 na lang, nakakuha pa ako ng 25 na off. So, 50 dirhams na lang yung nabayaran namin. So, sabi niya, para makatulong siya sa akin and sa amin, they are having this promotion or a game since it's anniversary ng Sharaf. Ipo-post ko kasunod ng video na to yung nangyari. So, they had this game wherein you have to get a golden bar inside the box with a time limit of 17 seconds using one hand. So, I tried. Oh my God. And this is what happened. Somebody wanted to win one. Oh, really? Yeah, just just now, maybe your luck is the same. Oh my God, hopefully you should be lucky. You just give me this also. Keep this thing though. Yeah, just relax. Keep those things up. Relax, easy, and use the strength, okay? Yes, 15. Go, girl! Oh, pwede na po namin i-open. Okay. Kailangan na daw natin buksan to ngayon. So yan guys, nag-unbox na po siya. Okay.
today is a lucky day. Ako na nagsalita. Yung wala kaming kaplano-planong bumili today. True. Pero, napadaan lang kami dito sa Sharaf. Napabili. Agad, first time pumunta sa lugar, first time nanalo, first time. Oo. Na wala ang cellphone niya, hanapin niya yung mukha niya para mabuksan niyo. Comment down below. Ano pong name niyo, ate? Hanapin niyo, wanted yan. Hanapin niyo, buti na lang may bang si ate. Salamat po. Sa vlog mo ba yun? Opo. Yes na po, Maria, ano? Grabe ka siya. Maria Best, Anthony. Totoo ba? Pinafollow mo ba talaga ako? Sorry. Yung totoo. Ano nga? Love Angelique. I love Angelique. Anong concept, ma'am? Wala lang. Grabe siya. Sobrang love mo talaga ako, girl, no? Pag kami kasi wala lang. Pero may mga fashion. Ay. Health kami, ganon. Ay, ganon. Ay, kuya. Ay, kasama din ako. Hindi kasama sa atin, ma'am. Sino po? Ako o siya? Cavite. Ah, Das Marinas po. Ano pang name niyo, kuya? Leo Ferubin. Leo! Kuya Neta, gawa ka Cavite. Palo-palo. Sayo na dyan. Kayo po, ate. Manila po. Ooh. Salya, Manila. Ang pati kasi may mga ate sa'yo. Manila, girl. Manila niya. Mga kukulia, tingnan mo naman yung... Yan ang trend sa fashion, ma'am. Oh, yes. Zoom in super like ako. Yung nails ni ate. Pair pa sa ano, sa cellphone. Super, kaya nga. Green. Hindi, kasi yun ang trabaho ko, ma'am. Taga Cavite. Pero hindi kabit. Nagkakabit ang screen protector. Oh, yun. Mabuti ng malinaw. Si Glenda, nagkakabit na naman. Oy. Nga pala, si Ate Glenda ang taga-kabit. Yeah. Madam, kailangan ko siyang i-activate para sa warranty, okay? Okay po. So why am I vlogging this? Actually, kasi na-realize ko na maybe ang bilis-bilis lang nating isipin na itong araw na to, ang unlucky or ang malas-malas ko ngayong araw na to dahil sa isang insidente, we're so easy to judge. Minsan nawawalan tayo ng pasensya, but then again, you know what? God will always make a way na pagaanin yung buhay natin, pasayahin tayo, bigyan tayo ng hope na tong araw na to, even though it started not so well, there will always be something good na pwedeng mangyari. Just like what happened to me. Sobrang nakakatuwa lang na yun, isipin na pwede naman palang magbago. Even me, just realized today na maraming pwede pang mangyari, na it's never the end of the world. Hindi naman pare-pareho ng mga pinagdadaanan natin. Pwedeng kayo may mga pinagdadaanan na hindi rin maganda or nag-start ang day nyo ng hindi maganda. But then, always think positive na pwedeng may mangyaring maganda. Patuloy mo lang. Ituloy mo lang yung araw kasi hindi pa naman tapos eh. Yan lang. Na-share ko lang to sa inyo. Sana ma-inspire kayo na walang suko. Push lang. So thank you so much for watching and thank you Lord kasi denied mo ko. Na-realize mo sa akin na sa mga araw na hindi masyadong maganda yung start, may mga pwede kang ibigay na surprises. Hindi talaga imposible. Walang imposible sa'yo. So, ayun. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this vlog. Love, Angelique! Do share.